So we are back again mga bro and welcome ulit sa ating channel na Talim PH. So nararamdaman nyo ba mga bro na masyado nang malamig yung panahon? Magpapasko na kasi no. At pag ganitong panahon daw ng amihan, eh may lumalabas daw dito na isang isda na kung tawagin niya dito sa amin sa isla ay Dulong. At ayon nga sa aking pagsisiyasat sa mga ebidensyang nakalap, excuse me po, itong araw mga bro, yung pinakamaliit na isda. Hindi lang ako sigurado mga bro ko sa buong mundo ah, pero sa Pilipinas eh sigurado ako na ito na nga yung pinakamaliit na isda. Pero bago tayo manghuli mga bro ng dulong, eh kailangan muna natin gumawa ng panghuli nito. Kaya for today's video mga bro, eh gagawa tayo ng salap o yung tinatawag namin dito sa isla na panghalong. At bago tayo gumawa ng panghalong mga bro, eh gusto ko lang i-shout out dyan sa New York yung aking ate at kuya na si Ate Elma and Kuya Roland. Salamat po sa suporta ate. At kahit pa paano, eh napapasaya ko kayo sa mga simpleng mga video na ginagawa ko po. So salamat po ng marami. Kung di ka pa nakasubscribe mga bro sa Talim PH, eh hit mo muna yung subscribe button pati na rin yung notification bell para syempre updated ka sa mga bagong videos na ilalabas ng Talim PH. I-like mo na rin mga bro. So yun mga bro, at aahon nga tayo sa bundok no, para tumaga, kumuha ng kawayan na materyales natin na gagamitin natin dun sa salap na ating gagawin. Okay, let's go mga bro. So yun mga bro, paakyat na nga tayo ng bundok no. So, nakakahingal. Medyo hindi tayo sanay na umakyat ng bundok ah. First time yata nating umakyat ng bundok sa ating vlog no. Medyo nanibago tayo. Mataas na rin yung naaaw natin. So actually mga bro, eh meron na dito mga ilan-ilan na kawayan na pwede nating gamitin no. Pero syempre, hindi kasi sa atin to, yung kawayan na to. So para hindi tayo maireklamo rin, doon tayo tataga sa may sa ating pag-aari. Mga bro, sa pag-akyat pala natin sa bundok no, meron tayong mga rules na susundin natin no. Una, dapat magsuot tayo ng tamang kasuotan. Pakting ah. Mag long sleeve tayo, slacks na black, tsaka black shoes na sapatos. Hindi, joke lang. Hindi, ano, yung mga pinaglumaan natin na jogging pants, mga long sleeve, o mas mabuti, merong tayong sapatos. So, syempre, protection natin yan sa mga pwede natin ipahamak dito sa bundok. Yeah. Katulad ng mga makakate, ng mga dahon o insekto. At yung mga matutulis na bagay na pwede natin ikapahamak mga bro. At syempre, huwag natin kakalimutan na magdasal. So yan talaga yung tunay na protection natin mga bro, pagdadasal. Pero dahil naka t-shirt lang tayo at naka short at chinelas, eh kalimutan nyo muna yung mga bro, sa susunod na lang. So yan mga bro, malapit na tayo. Umulan pa, patay tayo nito. Oyo mga bro, nandito na tayo no. Lahat na natatanong nyo dyan mga bro, hindi natin yung pag-aari. Mga bro, ito lang yan, papunta doon. Ayan sa atin yan, mga tanim yan ni tatay na kawayan. So dyan tayo tataga ng gagawin natin na materyales sa panghalong. Mga bro, umulan, medyo malakas no, basaan tayo ngayon. So tataga na tayo mga bro habang umuulan.
So yung mga bro, nakakuha na tayo ng isang kawayan, no. So eto siya. Ito yung gagawin natin sa, ito yung gagamitin natin sa salap na gagawin natin, no, sa panghalong na gagawin natin. So kukuha pa tayo ng isa kasi kailangan natin ng dalawa, saka isang handle para doon sa hawakan natin, no. So hanap lang tayo mga bro ng isa pang kawayan. So yung mga bro, ito yung isang kawayan na kukunin natin. Pwede na siguro to para makauwi na rin tayo. Inabot tayo ng ulan. Kukunin lang natin siya mga bro. Bro, nakakuha na tayo ng pangalawa na ano natin. Ang kailangan na lang natin hanapin yung handle niya, no, yung hawakan. Pero siguro pwede na tayo dito kumuha sa may nakuha natin na isa kasi medyo mahaba naman, so doon na lang tayo kukuha. So doon na lang natin siya linisin mga bro sa bahay kasi medyo lumalakas yung ulan para hindi na rin tayo magbasa, no. So yun, uwi na tayo mga bro. Yo mga bro, nakauwi na tayo, nakataga na tayo ng kawayan. Babasa tayo dahil doon sa ulan. So yun, lilinisan lang natin yung ating tinaga na kawayan. Tapos gagawin na rin natin yung panghalong natin, no? Yun mga bro, doon sa kawayan na tinaga natin, pumutol tayo. So gagawin natin to mga bro na handle ng ating salap, no, ng ating panghalong. So putulin lang natin siya siguro ng mga 2 dangkal mga bro. At gagawin natin siyang handle, no? Tapos na tayo mga bro doon sa paggawa ng ating handle. At eto na siya. Kung mapapansin nyo mga bro, eh meron siyang 2 tutab doon sa kabilaan ng kanyang ano, no? So mamaya, habang ginagawa natin yung panghalong, eh papaliwanag ko sa inyo kung para saan nga ba natin gagamitin ito, no? So antayin lang natin yung salap na ginagawa kasi tinatahi pa siya ni nanay. So antayin lang natin na matapos ni nanay pananahe, no? Mga bro, ito yung lambat na gagamitin natin dun sa ating panghalong, no? So mapapansin yung mga bro, eh masyado talagang maliit yung mga butas. Para siyang kulambo, kulambo talaga mga bro, kulambo. Kasi nga yung huhuli nating isda, eh sobrang liit nga, dulong. So mga bro, tinatahi na nga ni nanay yung ating salap, no? Nay, kaway ka naman sa aking vlog. Shout out to mga kadamahan ni nanay na nagtitinda ng isda at mananahe. Yan, tayo lang natin matapos mga bro, tapos gagawin na rin natin yung salap natin. Yun mga bro, at matapos na nga si nanay sa pagtatahi ng salap natin, no. So eto na siya mga bro. Yan, parang paano siya, pa triangle siya mga bro. At yung tahi niya mga bro, kung mapapansin nyo, eh may tuhog na natali dun sa ano, no, sa mga tagiliran niya kasi ito yung maghahapit mga bro doon sa ating salap. So medyo maliit lang yung nagawa atang salap ni nanay, no, pambata. Pero okay lang yan, pamblog lang naman natin, no. Tapos na yung ating ano, salap, panghalong. At ito siya mga bro, so ginawa natin siyang parang paikis mga bro. Tapos nilagyan natin siya ng tornilyo. Dito mga bro. Yan, may tornilyo yan. At ayan yung ating salap mga bro. So dito na ngayon mga bro, papasok itong ating handle. So ito rin kasi yung maghahapit sa 2 dulo. Kaya pag ito hinila natin dito mga bro, lalagyan natin siya dito ng tali. Tapos lalagyan natin siya dito ng stopper sa magkabila. So yun ang maghahapit sa kanya. So tatalian lang natin siya mga bro doon sa ating handle. Mga bro, pagtatali ng handle, ito lang yung tatalian natin. Susukatin lang natin siya, no. Umulan na, malakas yung ulan mga bro. Pero dyan daw maiging dulong pag malakas ang ulan. So yun, lalagyan lang natin siya ng tali mga bro para sa kanyang stopper.
natin siya dito mga bro ng tali. Dito. Tapos itatali natin siya dito. Para mga bro, humapit yung dalawang magkabilang dulo. Para mahapit siya, no? So, lalagyan lang natin siya dito ng tali. So yun mga bro, at natapos na naman tayo sa isa nating vlog, no? Ito nga yung paggagawa ng salap o panghalong. So ayan na siya sa likod mga bro, yung nagawa natin. At mamayang hapon, gagamitin na natin yan sa ating paghahalong, sa panghuhuli ng dulong, no? At gaya nga na sabi ko mga bro, may makakasama tayo dyan na isang vlogger din, no? Isang content creator. So dalawa kami mamaya na manghuhuli ng dulong. So siguro catch and cook tayo nun mga bro. So antayin nyo yan. So, at bago matapos tayo mga bro, meron ulit tayong shout out. So shout out kay Patrick Raimundo na taga Balibago, no? Isang African lovebird breeder yun mga bro. Tropa natin dyan sa Balibago. Arnel Semelniano, shout out sa'yo bro. Kay Peren Estrella ng Balibago rin mga bro, shout out sa'yo bro. Kay Joel Funay Vlog, so bro, magandang araw at shout out sa'yo. Jefferson De La Cruz sa Tuna mga bro. Yung Tuna mga bro, isang barangay yun dito sa Talim Island, no? Jerek Galledo. So bro, mamaya sa susunod na vlog natin, doon ko na gagawin yung catch and cook nga natin dun sa may dulong, no? Sherwin Greganda ng Riyadh at sa kanyang anak na si Susie and Kenneth. So ingat kayo dyan mga bro sa Riyadh. John Herbert Olenares ng Barangay Habagatan sa Isla Rinto mga bro. Kalyabe Vlogs, so shoutout sa'yo bro at magandang araw sa'yo. Master Kalawit Vlog, shoutout sa'yo bro. Ben Pajardo at Alex Aramil, shoutout sa inyo mga bro. Kulas TV, so lagi yan nanonood sa ating mga vlog at pinapanood din natin yung mga vlog niya, no? Maganda yung mga ano rin niya sa mga fishing din, no? Siyempre si Winston Miranda, so shoutout sa'yo bro. Kay Jason Florita ng Libid, Binangonan, so dyan lang siya sa may bayan mga bro. Arnel Olerbida, shoutout sa'yo bro. At kay Mon De La Torre at ang mga Batang Z dyan sa may Pami, Laguna. So shoutout sa inyo mga Batang C. Kung di ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe button, pati na rin yung notification bell, para syempre updated ka sa mga bagong videos na ilalabas ng Talim PH. So yun lang mga bro, at kita-kits tayo sa susunod na vlog. Yun nga yung panghuhuli ng dulong. Bye bye.